Bantay sarado ng mga lokal na pamahalaan sa Batangas ang mga sasakyang naglalabas-masok sa bawat bayan. Isa-isang pinapara at dinidisinfect ang mga sasakyan para maiwasan ang pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Yan ang pampagising na balita ni Rhea Fernandez. Gamit ang hose at disinfectant solution, inisprayan ang jeep na ito na may kargang baboy. Maging ang pampasaherong jeep na ito, pinahinto at inisprayan. Pati kotse at tricycle, isa-isa rin binasa. Ganyan ang sitwasyon ngayon sa ilang barangay sa Rosario, Batangas. Bawat papasok na sasakyan, mapapampasahero, privado, isa-isang pinapara para sumailalim sa disinfection. Bahagi yan ang hakbang ng lokal na pamahalaan ng Batangas sa pagsugpo sa kumakalat na sakit ng baboy na African Swine Fever o ASF. Ayon sa Department of Agriculture, 5 bayan na sa Batangas ang nagpositibo sa ASF. Yan ang mga bayan ng Lubo, Lian, Rosario, Calatagan at Lipa City. Pinaka-apektado ang bayan ng Lubo at Calatagan na isinailalim na sa state of calamity dahil sa ASF. Magagamit na ng LGU ang kanilang emergency funds para sa pamimigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Sa ngayon, nasa 16 na barangay na sa bayan ng Lubo ang apektado ng ASF. Higit 8,000 baboy na ang namatay. Umakyat na rin sa higit 100,000,000 piso ang pinsala nito sa mga magbababoy. Pagtitiyak ng DA, ligtas pa rin kainin ang mga baboy na apektado ng ASF basta't lulutuin itong mabuti. Wala rin daw dapat ikabahala sa supply ng karneng baboy sa Metro Manila. Sa ngayon ay stable pa naman yung supply natin ng baboy kasi yung ibang areas kagaya ng Central Luzon na top producer natin ng baboy ay okay pa naman. Saka yung mga ganito kasi pag may mga nagkakaroon tayo ng issue, ibang bayan naman ay pwedeng kumuha ng mga supply. Ipinag-utos na rin ng DA ang pag-order ng bakuna laban sa ASF na inaasahang may de-deliver sa mga susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rhea Fernandez, News 5.